Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa akin channel ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento na naman, and yun, as you can see, kwento na naman tayo with Kulokoy, no? But, abang-abangan nyo lang, no? May bagong involvement na mangyayari sa Daddy Cool World, no? Bukod kay Kulokoy, may paparating na tayo. May paparating pang isa na makakasama natin sa pagbablog natin. Pagbablog natin. Opo, narinig nyo, may bago tayong makakasama sa Daddy Cool World. No? So, hindi lang si Kulokoy ang makakasama natin. And may panibago po tayong makakasama, no? Sa ating pagkikwentuhan. Siyempre, the more the merrier. The more the merrier. No? So, medyo lumapit lang tayo sa camera dahil medyo yun nga. But nakalapit lang, ano? Para naguluhan ako, no? So, but yun, yun nga ang ating declaration for today. May maparating tayo na makakasama natin sa Daddy Cool World, no? Makakakwentuhan natin. Malay nyo, ganito ulit. Ganito ulit, origami ulit siya. No, but tingnan natin, abang-abang na lang po tayo sa mga subscribers ko po ngayon, eh makikita nyo yung iba't ibang involvement na mangyayari sa Daddy Cool World, no? So, yun. And for today, since panibagong kwento na naman po tayo, ang pagkikwentuhan natin ngayon is yung ano ba? Kalimutan ko. Eh, pagkikwentuhan natin ngayon is bakit nga ba nag-gym ang mga babae? No? Bakit nga ba nag-gym mga babae? So, yung nakaraan, eh, bakit nga ba nag-gym ang mga lalaki? Di ba? Napag-usapan natin yun. No? So, for today, pag-uusapan naman natin yung mga dahilan. Kasi, padalasan naman, yung mga nag-gym yung mga lalaki. So, ngayon, pag-usapan naman natin, o pagkwentuhan naman natin, yung mga dahilan, or kung bakit nag-gym ang mga babae. So, yun, tara. Kwentuhan tayo. And yun. Teka lang. Yung una natin sa mga dahilan or kung bakit nag-gym ang mga babae is dahil broken-hearted sila. No? Broken-hearted. Ito kasi kadalasan talaga, no? Yung isa talaga sa mga nakakapag-push sa tao, kahit sa lalaki, no? Na mag-ayos, magpaganda, magpagwapo, is yung pagiging broken-hearted. At isa dito, yung way na ma-regain ang iyong face lock, no? Sa kalugmuan, is yung pag-gym, no? So, kung makikita mo dyan, yung ibang mga babae na nag-gym, yung mga seryoso yung mukha, yun, broken-hearted yun. At talagang sila yung mga decided, no? Mga decided talaga silang magpaganda ng katawan kasi nga gusto nilang ma-regain ang kung ano man yung nawala sa kanila at magsisi kung sino man yung nanakit sa kanila. No? So, kung minsan kasi talagang ganoon eh. 'Di ba? Kung minsan sa mga ganung bagay tayo nakakakuha ng lakas, no? Or ng sipag para i-push through ang pag-gym. No? So, 'yun, siguro ito yung una sa mga dahilan kung bakit nag-gym ang mga babae dahil sila ay broken hearted. Diba? And yun. And yun. Yung next natin sa mga dahilan kung bakit nag-gym ang mga babae is dahil sa peer pressure. Peer pressure. Ito, kadalasan ito sa mga sosie. No? Sa mga sosie ng mga babae, syempre, kapag ikaw ay nandun ka sa kural ng mga malulupitan, syempre ikaw medyo maano ka eh, no, matutukso ka eh kapag medyo naiiba ka sa crowd, no? So syempre mga kaibigan mo, lalo na kapag mga hot chicks yung mga kaibigan nitong babae, eh talagang makipilitan silang magpaganda ng katawan, no? Lalo na kapag hayok na hayok yung mga tropa nila sa pag-gym. No, syempre, yan na yung
yung mga babae kasi yung tipong kapag nakita nilang may mga flubs na sila, pili nilang taba-taba nila eh. No? Eh paano pa kaya kapag yung tropa mo eh yung talagang mga walang bilbil, no, kahit konting bilbil wala. So nape-pressure yung mga yan. Tapos mag-aasaran pa yun, ay may taba ka. No? Ang taba-taba pa lang. No? Yung konting mag-gain lang ng 1 pound, feeling nilang taba-taba na nila. So kaya napupusto sila mag-gym at tumambay sa gym. No? So yun, dahil sa peer pressure. No? So ewan ko, comment nyo down below mga millennial ladies kung tama ba itong pinagsasabi ko. Pero ito yung parang nakikita kong isa sa mga dahilan eh. No? Dahil yung mga babae kapag nagpunta yun ng gym, eh grupo-grupo, kaya hindi makakapunta ng gym nang walang kasama. Diba? So tingin ko, no, and I know na kaya sa peer pressure kaya nagiging mga babae. Diba? And yun. And yun, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nagiging mga babae is para magchismisan. No? Hindi ko maintindihan sa mga millennial ladies ngayon kung bakit kailangan pa nila magpunta ng gym para lang magchismisan. No? Okay lang sana kung magamit sila ng equipment o nag-gym habang nagkwekwentuhan. No? Pero ang gagawin na itong yung ibang mga babae kasi, mga buwakan ng ina. No? Mapupuntahan ng gym para lang magkwentuhan doon. Tapos, ang malapit pa doon, nakaupo lang doon sa may gilid. No? Doon sa may malakas yung pre-wifi. Tapos na sila magchismisan. Diba? So kapag wala na sila makapagkwentuhan, magpe-Facebook muna sila, tapos pag minakita sila sa Facebook, yun naman may dadaldala naman. Tapos ito pa malupit dyan, sa 6 na oras na pagtambay nila sa gym, 2 oras o 1 oras lang doon yung talagang gumagamit sila ng equipment o nag-gym sila, karamihan doon, no, karamihan doon puro chismis na lang. Kaya tingnan nyo yung mga mag-gym bodies dyan, mataba pa din, no, chubby pa din, parang wala nangyayari. No, sa 1 taon nilang pag-gym, parang wala nangyari. Kasi wala naman silang ginagawa, kundi mag-chismisan. Diba? Himbay, no? Ba't hindi nilang kayo nagpunta ng mall, tapos doon kayo magkwentuhan? Diba? Nagsasayang lang kayo ng monthly rate? Diba? And yun. And yun. Yung next natin, sa mga dahilan, kung bakit nag-gym ang mga babae, is, ito tingin ko sa mga lalaki, ganun din naman ang isa sa mga dahilan eh. No? So, isa na rin talaga to sa mga dahilan para magpapansin kay crush, no? Para magpapansin kay crush. Siyempre, lalo na siyempre, karamihan naman sa atin babae o lalaki, karamihan ng mga nagiging crush ay yung mga gwaping, maganda katawan, sexy, no? So ganun din sa mga babae, no? So siyempre pag gusto nilang mapansin sila ng crush nila, yan, magpapasexy sila, magpapaganda sila, mag-workout sila. Lalo na kapag yung ano, kapag yung crush nila ay mahilig mag-gym, yan, hay nako. Kung saan nag-gym yung crush nila, doon din sila mag-gym. No? So, patuwad-tuwad dyan, pabuka-buka ka, no? So, tapos kapag talagang yung matigas-tigas na yung mukha, ay magpapaspat yan. No? Magpapatulong, no? Para maging gym body sila, ganun. No, so para may kasama sila. 'Di ba? No, so talagang yun yung mga isa sa mga dahilan, no, para makapagpakitang gilas sa crush nila. Kaya sila nag-gym, syempre kapag hot-hot ka na, syempre mapapansin ka na ng crush mo. 'Di ba? Yun. And yun. Yun, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nag-gym mga babae is dahil gusto nila maging famous, no? gustong maging talk of the town, maging apple of the eye, pagkaguluhan ng mga lalaki, no? Syempre mga lalaki pag nakakita yan ng babae may abs, aso-aso na yung mga height na yun, no? hindi naman sa lahat, no? I mean, ako, pag nakakita ko ng ganun, sexy talaga, eh, talagang napapatingin din ako. No, pero, yun na nga, no. Isa yun sa mga purpose, eh. No, lalo na kapag yung babae ay confident sa kanyang figure, or confident sa kanyang sarili, at yung mga tinatawag natin, GGSS, no, yung ganda-ganda sa sarili. No, so, syempre, kailangan nilang i-maintain,
ang kanilang quality, no, hanggang bata pa sila, i-maintain nila ang kanilang quality, no, may quality control sila. Kaya sila nagpupunta sa gym, no, para magkaroon ng hubog, yung tinatawag na Coca-Cola bottle figure, no. So yun yung kailangan nilang i-achieve para maging famous sila. No, siyempre kapag sexy ka tapos dumadaan-daan ka sa campus, no, dumadaan-daan ka sa opisina, ayan. No, so talaga magiging famous ka dahil sa sobrang sexy mo. 'Di ba? So yun yung mga nandiyan. Kaya lang kadalasan mga ganito, yung mga babae ano, yung mga babaeng malalaki. Hindi naman ganun lang. Siguro mga ano lang. Tawagin natin confident. No? So, 'yun talagang pinagpupursigihan nilang ma-achieve yung talagang ganda ng katawan para sila maging talk of the town. 'Di ba? And 'yun. And 'yun. Thanks for watching for today's video, and I know na walang kakwenta-kwenta kung mga pinagsasabi ko ngayon, no, pero siguradong may mga ka-relate dito sa pinagsasabi ko, and malay nyo sa mga susunod na panahon pag napanood nyo to, no, pag biglang nagpa-pop to sa recommended for you nyo, no, makaka-relate kayo, no. So yung mga millennial ladies na makakapanood ito, i-comment nyo down below kung isa dito yung mga dahilan nyo kung bakit kayo nag-gym, no. Yung mga millennial ladies na nag-gym dyan, comment nyo down below kung ito yung dahilan nyo, or medyo mayroon akong konting mali or medyo na iba sa explanation ko, no, or kung may violent reaction kayo dun sa sinabi ko, sa mga explanation ko dun sa mga dahilan na to, comment ko lang din down below, no. So yun, thanks for watching for today's video, and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aming daily vlogs, no. So talagang tinatarget natin maging daily vlogs, no, sa mga kwentuhan natin na nakaka-relate ang marami, no. So yan, marami kasi ako nakikita kasi dun sa work ko, merong malapit na gym, no. So iba-ibang tao dun, so but sabi ko, but hindi ko i-content, no, kung ano yung mga dahilan nila. So nag-o-observe lang ako, and yun, pwede naman kayo mag-comment down below kung meron kayong ibang mga dahilan kung bakit nag-gym ang babae, no. So yun, thanks for watching, and see you when I see you, and bye-bye. Limbo.